reaches the battlefield. Yes, it's true. Smash them. Eto na, dong. Papakilala ko na. Kuya J, as the KJ, Kiluwash, as the Cesar Montamos, si Jeff Guti forever bilang ang Stranger. Stranger Granger. Ang si Rio, ang Kago Rio. At si Lasty Mac bilang ang bata. Ang coach nila. Coach nila. But for the side of Overclockers, it's Coolzo on Chobad, Apple as the Hayabusa, Meow on the Diggy, Taku on the Gushon, and Poons will be the Kimi. Aba, si Taku nakaano na naman. Ano? Naka Sulitex. Sulitex na naman na, ano, na emblem. Naku, Thursday is Ojip. Oh, grabe. Oh, yun na, stand-up. Grabe, stand-up. The real stand-up. Pero that was a three-man rotation, actually. I like it. I like the aggression coming out from Overclockers, utilizing the chemical energy transformation in combination with the knock-up na meron si Cho, Kuya Torres. So medyo magandang bigay dito kay Kimi, having the bounties. Nakita mo yun na kasi tikiluwas? Sinadya. Hinatak niya! Hinatak? Hinatak niya! Sabi niya, sige, magsaya kayo ng oras dyan! Grabe yung reset doon! Sinuper yoyo! Pwede pala yun? Oo, pwede yun! Nakita mo eh! Nagsayang sila lahat ng oras doon, Kuya Torres. Ayun, no, pero nireset lang. Pero tamang init lang, Bad Apple getting caught out. Sure can toss. Wow! This is the next level reset. Kuya Torres coming out from a... Grabe si Kiluwash! Sobrang resourceful talaga. Nag-ibang... Pakamdam ko, nagtatransend na lalo si Kiluwash eh. Grabe kabisado niya yun eh, no? Pwede pala yun. Pakamdam ko, wait na lang talaga kumulang eh. Pwede rin. Pwede rin. Pero eto, Kuya Torres ha, si Taku meron ding ano, bounty. So medyo tabla ang ano natin. Dalawang mid lane na. Magkakatalo ata to sino mauna mag level 4. And si Rio, level 4 na, babi. Pwede na silang mag-clash dito sa turtle. Pero si Jeff Cutie forever, tsaka si Lasty, medyo malungkot ang buhay nila dito. Nag-respawn na yung turtle. And they're still, our Lasty is still at level 2. Correct. And they need to contest this. Kailangan na nila sa mamaya ngayon. Pero they will just give this free turtle para sa side ng Overclockers. Kasi alam nila, na-delay sila ng todo eh. Tsaka mabilis talaga yun kasi nga Kimi yan eh. Kimi no nawa yan eh. Matik yan. At kapag binigay mo kay Kimi yung bagong, medyo safe zone kasi kayo. Kasi yung Kimi, kaya niya pumatay ng isa. Lalo na pag walang stun yung kalaban, kaya niya nga bulabulin dahil sa pagong. At walang pakialam, si Kiluwa siya, isang Hayabusa. Chillax lang siya, chillax. Sabi niya dito, sige lang, kung gusto mo, okay lang naman. Pero hindi ka makapag-shun po, the easy, easy pick-off. Easy ka, Jay. Pero ano ha, ang turtle dito ay nakay Gushon. So, sa Gushon ata magre-revolve ang rotation ng Overclockers. Pero still, Jay with a good assist. Para kay paring kayo dito. Pero may days still. Buhay si Kiluwash. Oh, grabe, buhay si Kiluwash. Tapos gumamit siya ng sprint. So ang tawag doon, Kilu Dash. Oo. Oh, Kilu Run. Oo. Oh. Dash na lang. Mas okay yung dash. Okay na eh. Minsan okay. Kasi ito is okay na. Hindi kasi pagka-dash isang ano lang yun eh. Ah, tama. Pero pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. Kilu Dash. Pwede Kilu naman. Dash. Pwede naman. Pero eto boy ah, si Poons level 6 na, medyo masakit ang damage. Jeff Cutie, the only trigger boy. Oh si Miao, oh binato, oh binato na star. Three stars, oh, ilang gusto mong star? Only star. Hoy, si Kus, si Coolzo na pa-flicker, siya na pumasok, siya pa nasaktan. Grabe yung ano dito, ikot ni Lasty. Parang Sarah G. Ikot-ikot lang, Kuya Torres. Kaso ang pinaka-problema niya doon, may flicker. Pero alam mo okay lang 'yun kasi at least buhay yung kampi niya na si ano, Jeff to the Cutie forever. Oo, manalo matalo. Cute pa rin si Jeff. Cute pa rin si Jeff, pero si Granger dito, at least kahit papano, ngayon for the side of Overclockers, they're controlling Jeff. Not as bad as yung ginawa nila kanina, pero sabi ng Overclockers dito, pupush kami. Pero sabi naman ng Archangel, yes, magpush kayo, gusto din namin yan. Meron. Marunong din kami magpush. Marunong din kami magpush. Chillax lang kayo. Parang si Bad Apple actually ang nasa-shutdown dito ng Archangel. Pero bukod, dahil nasa-shutdown siya actually, di nila mapigilan yung turtle take. Speaking of turtle take, humihila na naman si Paring Jay and the discipline coming out from Archangel. Tamang divine judgment, tapos tamang mamba out lang, Kuya Torres. Alam mo, ginagawa nila. Alam mo, naniniwala ako na yung Archangel walang pakialam masyado sa turtle. At gusto nila ng pitas lang. Oh! Kasi kung pipinasin, kung makakapitas ka naman ng isa sa Kaja, aanoin pa ng Overclockers yung turtle kung lagi naman silang kulang sa numbers. Na dapat sila yung nakakapitas kasi nasa kanila yung turtle. Oo. Ganun nga, pero... Tsaka masakit talaga yung gadget, Toys. Alam mo bakit? 5% yung passive boy ng max HP ng kalaban.
yung damage, just nagre-reset pa kada tama ng order of the ano, order of the ring. Over order. Ring of order. Ring of order. Pero ito lastly going in, going out, nahuli si Bad Apple dito. Pero not force. Ito yung times journey. Nagano. Oh, si Meow. Naku, pumasok si Bad Apple doon ulit. Kilo dash. Hinila na si naman ni Jay. Si Poons. Ang oh, di na nilabulin. Di na nilabulin. Grabe. Tanda mo na si Danger Ranger. Ang galing talaga ni Jay, no? Oh, pero si Oy, Danger Ranger. Oy, guilty forever with the presence of mind to actually dash out and not get hit by the sword spike. Muntihingan na siya doon. Kung tumama yun, ano siya? Tagilid ang ano niya. Tagilid ang vapor niya. Nako, pero ito. Nako, kiluwash. Oh, choke jack. Kagat, kagat. Walang kagat. Ay, grabe. May kita mo yung ginagawa ni Kiluwash doon. Sinasahe ko niya, eh, no? Yung, parang pabilog niya. Pinabato niya sa creeps para ano para lumapit sa kanya. Lumapit sa kanya. At once na lumapit sa kanya, lumalapit din yung sarili niyang minions. Correct. Tapos ano, napapas. Tsaka ang ginawa niya, umikot siya papunta sa kampi niya kasi alam niya papunta na yung mga kampi niya doon. Well, resourcefulness. Resourcefulness. It's about knowing your environment and how do you use it. Correct. Sa advantage mo. Tsaka parang kitang-kita sa Archangel ngayon yung tiwala factor, eh, no? Tiwala, tiwala lang. Tiwala factor sila, eh. Tatandaan mo, may sarili silang kanta. Totoo, tiwala lang, bush yan. Oh, naku po, tumama lahat sa turtle. And right now, the turtle is getting bursted down. Look at Jeff Cutie Forever's damage. They want this turtle so bad! Oy, the last hit is real. Coming out from Poons, ladies and gentlemen. Clutch, last hit, sabi ni Poons. Lasty, di lang ikaw ang marunong magnakaw. Eh, kung ikaw ang ultimate magnanakaw, ako ang Phantom Thief. Pero may fleeting time lang dito si Jay. Hindi niya na ginamit yung kanyang tali kanina. Kasi if ever man gamitin niya yon, it is going to be bad. Kasi kailangan niya pa antayin uli yung matagal na cooldown. Kasi hindi naman mag-i-stack agad sa fleeting dahil nakuha mo yung fleeting correct. Time. Correct. Yung ano, yung Divine Judgment cooldown. Correct ka dyan, Kuya Torres. Eto, nako, Hurricane Dancers on the time journey. Ooh. Pero sa likod, Rio Hadouken with a Shoryuken. Oh my G, pumalag pa dito si Baring Joe. Sabi dito, dito Street Fighter. Dahil ito ay King of Fighter skin. Kulzo getting the revenge kill. Pero dalawang ata ang namatay actually. Sa Archangel, man, low scoring game pala to. Oh, yung mga ibon natin, may mga fleeting time na. Si Diggy, meron na. Grap. Si Kaja, meron na. Mga birdie. The birds have the time. Oh my G, the birdie. Poons, Jeff Cutie Forever. Sakit, ang sakit, ang sakit. Bingo. Kasi si Jeff Cutie Forever, ano lang yan, baril lang ang hawak. Oo, kumbaga, kapag baril lang. Bitin, oo. Walang rakit-rakit. Eh si Kimi may rakit eh. Oo. Alam mo kung bakit. Kimi mo may rakit. Yun na yun eh. Yun na yun. Grabe. Ice cream one. Ice cream one pa siya dito. Ice cream one. Oh, pero ito na, the stand-up. Kailan ba natin makikita? The ultimate stand-up going in, going out. Grabe. Two-man pick-off, and that's how it's done. Sabi ni Archangel. Sabi ni Kiluwash dito kay JJ, ikaw ang agila. Oo. Dahil siya ang agila, pumapasok sila dito, ladies and gentlemen. Inipit, ginawang sandwich. Ah! And walang magawa dito ang Gushon. He's trying to run away. He knows na may mga fleeting time na tong mga tao dito sa side ng Archangel and Jig! Kaya catching him out. Tako dito. Naku po, dumadge. Sumidestep. Pero sabi ni Jeff Cutie Forever, isang bala lang. Actually, ima yun. Tatlong bala ka lang. Pero Kuya Torres, Kuya J, the Philippine Eagle. The Philippine Eagle. The Philippine Eagle. Ultimate after ultimate dash out. He got the inhibitor turret, but still, he pays it with his life. Parang nasa mali ata na ibibigay mo kay Jay ang ano dito. Ang Kaja Mondragon, Torres. Tingnan mo, mas mayaman pa siya sa Tamus. Oh, sabi ni Tamus dito, may bloodless axe lang ako. Tignan mo yung damage output nila, Kulzo. They want to fight this. The knock-up is there. And the knock-up will actually help them win that skirmish. Oh my G, eto pa rin Kimi humihit dito. Nag-go siya ng dito ng kanyang dash. Pero, op, time journey mamba out na dito si paring Taku. Eto na mga paulan ng payong, paulan ng bala ni paring Kimi. Energy stand up! Bang! I got the bang! Handaan mo yung mga Pilipino. Yun na yung mga nag-uusap sa ganyan. Nag-uusap totoo, sila doon. Matapos pinawasan ni Lito Lapid yan. At saka ni FPJ. Wala, I mean. Ganun talaga ang galawan dito. AA. So, showing signs of life. They got the Lord. And that is what's important at this stage of the game. Kailangan mo i-set up yung sarili mo para kahit pa paano, alam mo yun. Tamang chill ka lang pagdating ng late game. Kung iisipin mo, kung ang ano dito, kung ang minions mo dito ay mega minions, tapos yung Lord buff,
parang mas masakit yung Lord buff eh, kasi buong lane ay buff, hindi lang isang lane with the Mega Minions. May dalawang tao dito. And look at Archangel on their natural habitat. The Lord is there and they know that they can defend this. But right now, Diggy getting caught out. Medyo bitin. Alright, Archangel, ito na ba ang tiwala na gusto dahil ubus na ang mga pakpak ng Overclockers. They're eyeing the Lord. The Lord will fall. Pero the space has been created for Archangel. Shadow kill! Kiluwas kumakagat. No! The shuriken revenge. Oy! He can go in. He can go out. Jay dito actually tanking that out. Okay. Lasty mga kaibigan. Jay dito pinilit. One, two, three. Alam mo yung ginawa niya dun, men? Ang taas ng IQ ng play na yon. It's just that hindi natakot dito yung Kimi. Kasi ang ginawa doon ni Jay, wala naman siyang divine judgment sa totoo lang. Ginawa niya, hinarapan niya. Wow. Para biglang umalis. Biglang umalis, Kuya Torres. Pero bukod kasi doon, yes, maganda ang ginawa ni paring Jay. Pero men, Taku, starting that fight, tinamaan lahat ng Shadowblade Slaughter dito. Yung first two strikes, so 10 bala, actually hindi bala, 10 espada ang tumama dito sa Archangel na na-disrupt yung positioning nila. Di nila alam, igugo pa natin yung Gusion o hindi, magbaback pa tayo o hindi. And that was a heads up play coming out here from Gusion. But Archangel dito, they still have a way to win this. Ang pinakamaganda naman na fact dito for the side of Archangel is they have the Kaja. Kaja's been doing great plays. Pero Ryo, oh my god, Ryo! Okay. He actually goes out! Tingnan natin, baka kagad dito si parang Kiluwash naman ng gilid. Pero mukhang pangit ata positioning dito ng Overclockers. Eto na ang first kill, kami katong Kiluwash. Kudzo magmamamba out. Eto mga Slaughter, magmumula kay Taku. Look at the bottom lane. Makikita natin ngayon. Bad to the Apple, pushing and doing Hayabusa things. Ladies and gentlemen, 12-8, Archangel ang kumakapit ngayon. Bad Apple goes for the Shadow King. Tatamaan dito si parang Ryo. Pero medyo buhay pa lang siya ng onte and no damage whatsoever. Ooh. For Jeff Cutie Forever, bitin. No setup para sa kanyang ultimate. Yun lang yung pinakakailangan gawin dito ng Archangel. Just try to bank on the fact that Jeff Cutie Forever hits like a truck. Sakit. Pero walang setup eh. Yun yung pinaka problema. Mahirap sa Granger, kailangan mo ng setup para tumama lahat yung ano mo. Dead Sonata. So ibig sabihin, it all comes down to the Kai. The Kai is real. The Kai, alam mo, Windtaker na dito. Tingnan mo, gusto niya magkaroon ng immunity sa ano? Si ano? Sa mga physical attack. Si Lasty Mac, no? Siya na si to Poons. Siya na to eh, oo eh. Pero tingin ko, sakit din ni Poons. Ang galing din ni Poons pala mag-game ni, dog. Aggressive game. Usually mga Kimi na papanood ko very passive aggressive. Pero si Lasty dito, he might actually just go in dun sa patibong na sineset-up dito ng Overclockers. Let's see. And straight Lord. At wala sila makukuha ang pick-off. Sadly, pinaikot lang nila dito yung Lord. Ikot-ikot lang. Oh! Ryo on that Kagura is just way too good. And right now, they realize Overclockers wants the Lord, and this is the time for them to fight. Kulang ang Overclockers dito. Jay, going in! Now, let's give me and the Tukers down! Napakalupit talaga ng mga Kaja Mondragon, pero Jeff Cutie Forever ang ating titignan ngayon! Dahil ginagawin na pa siya ng paring Taku, pero Lord ang next target na! Pero monster kill na ngayon, si paring Neo, si Meow magpapakpa! Jeff Cutie kasama si paring Lasty, Archangel Lipad! Lipad dahil mukhang makukuha nila ang Lord, nasa kanila na! Mga anghel nga talaga sila! Thumbs! Lord has been slain. Naku po, what a clash. Ryo with a pick off. Tapos pinagbibitaw-bitaw nila ang clash quitters. Ang ganda ng mga plays na ginagawa dito ng Archangel. Super on point. They're not really using a lot of effort para kahit masabi natin dito na kapag naka-pick off sila ng isa, may mga mababato pa rin sila. Tsaka, that's how efficient they are. Kagura talaga, quitters, yung amount ng damage. Kahit hindi tumama yung yin-yang overturn, napakasakit ng 7-0. Oh, Bad Apple! Wow. Bad positioning si Bad Apple! Pero nakuha niya yung ano. Nakuha niya naman yung minions, hindi mapush yung mid. Paring Thurs. Jay talaga. Whoa! Takot na naman! Kamuntigan ka na, Ryo. Aggressiveness. Kuya Thurs, gusto ko lang sabihin na si Jay ang agila. Mm.
The Philippine Eagle. Lipad. RJ Lipad. KJ. 2-2-30. And this might be a 2-0. This is a big pick-off. Joe goes down. Could have been better if it was a Kimi. Pero wala. But it's okay. It's okay. That's it's the okay. Joke. It's all right. It's all right. Apat ang nanitira ngayon sa Archangel. And what a setup mula doon sa Divine Judgment onto the Yin Yang overturn sa Manpa ng Dead Sonata. Kuya Thirst, the burst is real. Coming up from Archangel, if you are running a Kaja composition, you want burst. Yes. Kung sino mahihila, dapat sabog agad ang muka. Alam mo si Ryu dito, lahat ng risky plays na ginagawa niya, kalat na kalat. Pero 6-0-7. Grabe. Necklace of Durant. 6 plus 7. 13. 13. 13 is an unlucky number. 13? Oh, 13 out of 18. More than 50%. Okay. Ayos that is good mathematics coming out from Kuya Manjin. Ayos ba yun? Ayos yun. And right now, Archangel, the MPL 3 champs. Binabalakbak ang Overclockers, ladies and gentlemen. Eh, yung ginagawa niya, pinagbabaril niya dito yung Overclockers. Grabe. Tsaka ano din eh, dungo, ayun oh. May baril na, may mga payong pa. Tatandaan mo. Baril at tatandaan payong. Tatandaan mo min sa mga Filipino action movies. Ang mga baril nagtatago dun sa mga loob ng payo. Yung mga karton, yung mga micromatic. Oo, totoo yun. Malalito, lapid ang galaw dito. Oo, ganun. Ganun sila. Eh, di sana yung nasanay yung Archangel. Grabe. Baka na sila nanonood eh. Feeling ko dahil sa tumbling to eh. One tumbling a day. Keeps the doctor away. Keeps the doctor away. Grabe. Oh, si Ryo dito. Uy, nabangan. Oh! Huli ka tong! Sino ang agila? Si Jay ang agila! Grabe naman. Oh, going in, going out, going once, going twice. Here comes the boom. Oh, naging ano, naging golden. Naging ano? Golden. Oy, oh, racket, walang tinamaan. Walang racket. Pumasok ka naman. The Eagle. The Flying Eagle. Vice bait. Garuda Eagle. Grabe na yun. Kuya Jay. Masarap talaga ang Kuya Jay. Kuya Thirst. Kuya Jay. Walang namatay. Grabe si Jay talaga. No, Kuya Jay! You cannot spell Kaja without Jay! Lagi mong tatandaan niya, Thirst. Oh. Why na lang ang kulang. Why na lang. Siya na yun. Siya na yun eh. Naku po, Kuya Jay. Eto ha, even though 14 kill si Ryo, yung mga clutch, hila. Pag hinila ka ni Jay, huwag kang sasama. 2-3-15! Grabe, playmaker. The playmaker. 2-3-15! Kadenang ginto. Line to heaven. Every... Drama-rama sa hapon. Line to heaven. Lahat na. Isama nyo na. Pero patay yung panda. Oh, lasty. Lasty is dead. Lasty is dead. Wasak. But they can get the Lord. Pero tingnan natin dito, Archangel. They still have a chance. Nasa kanila pa si KJ. Si Taco dito. Naku po, mukhang tatamaan na naman. Op. Oo, si Kulso. Si Kulso. Ay, naku, eto, Lord, ang gusto. Si Kiluwas! Pumasok sa lima! Grabe si Kiluwas. Kaalam mo talaga, napakalaki. Habang si Taco mag-isa doon. Ang kunat ni Kiluwas! Si Kulso dito. Naku po, napag-tripan. Hunter X Hunter yan, pare. Si Kiluwas. Oo, sabi ni Kiluwas. Doon kayo sa base niyo. Doon kayo. Magtatakbo kayo. Super Yoyo. Rocket! Oh, wala. Sila. Takbuhan portion. Boy, nakita mo yun? Ang tawag doon, 1-on-1 sa apat. Min! Winan-biwan yung apat. Saan ka nakakita ng ganun? Min! Ito sinasabi ko sa'yo, si Kiluwash. Siya yung barangay tanod nyo na ano. May nag-aaway yung tatlo. Tapos, siya yung isang barangay tanod yun na tinutulak siya hanggang doon sa kabilang barangay. Pero hindi siya matulak-tulak. Oo. Oh. Ganun kalupit si Kiluwash. Small but terrible. Grabe, hindi lang magsasalita yan. Tamang ano lang yan, tamang magupit, tamang pakulay lang ng buhok yan. Tamang pakulay lang ng kamukha mo pa si Rockhart. Oo, pero dog. Still, kaya siya matigas kasi kamukha si Rockhart. Ako po sinama dito si Tiki. Feeling ko talaga eh, the national bird, the Philippine national bird. KJ! And right now, going in, going out, bad apple dito, trying to fight this. Lusty doesn't have his ultimate. Pero pumasok si Ryo! Uy, no. Grabe yung ano ng ano dito, Archangel.
Tiwala lang talaga sa Archangel boy. Grabe. Huwag pang hinaan. Sumabay. Dapat maiwan. And here comes the pain. Archangel will win the series 2-0. And that is the end of Group B. Securing